Sa ayan ko, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Saan mang sulok ng mundo kayo naroon, magandang buhay para sa isa. And Rain Entertainment. Hala po kung bago ka pa lang po sa aking channel. Hi na, hit the notification bell para lagi pong updated kung meron po akong bagong video. Lalo na po, pag video ni Kalinga Proud, ang nag-isang guwapo sa kanina. At syempre, ang nag-isang tatay na rin, si Kuya Val. Kuya Val lang sa kalamian. Hello, hello po. Magandang hapon po. Kumusta si Christian? Okay naman po. Andiyan ka? Andiyan po, nakahiga sa higaan niya. Marami pala salamat po sa tulong mo po ha. Kasi kung wala kayo, hindi namin siya makukuha papunta dito. Maraming salamat kay Raph at saka sa tatay mo nga si Kuya Val. Kasi ate niya. Oo. Kumusta kayo dito? Okay naman po. Ngayon ganito lang, todo bantay sa anak ko kasi biglang tumatakas. Yung pagtitinda ko, oras lang binibilang ko, uuwi ako kagad kasi nag-alala rin ako sa dalawang anak kong nahiiwan. Ganun. Kasi tumatakas talaga siya, dalawang busy siya tumatakas. Igote, buti na lang, hinahabol namin sa tricycle. Ito si Baymay ngayon, yan ang, kung wala ako, siya ang katuwang sa kapatid sa kuya niya ang nagbabantay. Yun na Kuya Rab, salamat, maraming salamat. Kasi sa sitwasyon namin ngayon, kung nakita namin siya nga, kung sakali nakita namin siya nga, walang na tumutulong sa amin, hindi ko lang alam kung anong gagawin ko kasi kumikan sa kahirapan namin. Yung kuya niya nga tumutulong at sa trabaho, pinapahinto ko na lang kasi yung anak ko, wala akong kasama magbabantay. Rab. Hello po, salamat po talaga kaya Rabin sa dahil malaking kulang po yung nagawa niyo sa amin. Sobrang thank you po talaga. Salamat din po sa pag-welcome sa bahay ninyo na parang ano po, kahit po may COVID po, pinatuloy niyo pa rin po kami. Thank you po talaga kaya Rabin. Thank you din po kay Kuya Baldin po at kay Mama Eta din po. Sa Kalingap team din po, salamat din po talaga. Thank you po talaga na sobra. Tara po, pasok po kayo. Bahay namin, ito po yung sirahan namin. Saka ito, dito lang kami natutulog kasi pinapatay na lang kami dito sa isang kaibigan namin. May puso rin sila na nagbibigay sa amin. Ito yung kwarto namin. Ito. Dito lang kami natutulog. Dalawa dito yung anak ko. Siya doon sa taas. Dito kami rin. Nilalak na lang po namin ito kasi po nakaraan po tinakbuhan kami. Dalawang bisis kami tinatakbuhan. Nilagyan namin ito ng kanina tapos ito na yung pagkain niya. Tsaka yung timba nga ihihianan niya. Yun, para makapahinga naman kami ng medyo masaya. Siyempre minsan masakit na rin ulo namin kasi siya hindi natutulog kami. Na. Ito yung nilalagyan namin dito set ng ano yung kanina. Tsaka kay Christian, ayun siya, nakahiga palagi. Pinalaro lang namin ang cellphone. Nanonood lang siya. Buti nga po, hindi na naka... Yan si Christian. Christian, kusta ka? Naglalaro ng cellphone, mga kalingap. Naglalaro sa cellphone. Nanonood? Nanonood siya. Marunong pala siya, ano? Tinuturoan lang siya ng kuya niya at saka si Maymay. Oo. Kasi hindi yan siya marunong. Ngayon lang yun siya nagtumarunong ng tinuturoan siya para mayroon lang siyang kaunting libangan. Pero minsan, hindi niya talaga makalimutan yung sigarilyo niya. Di bawal yata ng doktor yun? Pa? Bawal talaga po. Kasi naano na siya ng pag-interview namin doon. Sinabi talaga sa doktor, bawal talaga yung sigarilyo. Pero ngayon, wala kami magawa kasi yan lang ang inuutom namin sa kanya. Lalo nang maliligo siya, bago namin paliguan. Sige, maligo ka pagkatapos na pero okay na rin yan. Medyo ano na rin yan. May isa siyang bagay nga nakalimutan na hindi na nila ipambit sa akin. Mga mura, yung Wednesday, yung gano'n. May iti gusto niya, marupuro right-hand. Kumusta naman po kayo dito? Kumusta naman yung kabuhayan po ninyo? Ito po. Yung asawa ko, nagtatrabaho ng construction kasama yung isang anak ko. Tapos ako naman, nagtitinda ng potato.
manok. Sana ngayon itetenda ko, pero hindi ako nakahango doon. Inutilong mo na ang inano ko kasi iniisip ko yun si Christian, tsaka pumupunta pa ko sa gamutan. Yun ako mga gusto ko kung paano ako makabili ng makaano ng reseta para mabilihan ko siya. Ayun, okay naman po. Ayun, paano? So, sa tulong ni Selrab, okay naman po kasi kahit paano yung perang binibigay niya sa amin na allowance papunta dito, tinitipid naman namin para lang sa kanya. Di bali kami, kumakain kami ng ano-ano siya, mga gulay, pero siya, binibigyan namin talaga siya ng masustansyang kakain. Gatas, yun doon. Oh. Kasi kung hirap doon, hindi namin talaga maabot yung mga pagkain na yan. Ngayon, ibigay namin sa kanya. Si May, kumusta ikaw? Okay naman po. Nakaraan po kasi. Yun nga guys, no, walang humpay na pasasalamat ng pamilya ni Kalinga, ni Christian sa kina Kalinga Prab at Kuya Val Santos dahil nga po sa kanilang pagtulong kay Christian nga po. Nang dahil sa kanila ngayon si Christian ay nabigyan ng bagong buhay, bagong pag-asa. Kung wala si Kalinga Prab na kumupkup sa kanya nung siya'y taong grasa pa, siguro nandun pa rin po siya sa kalsada, sa lansangan, na kung ano-anong ginagawa po. So, walang humpay na pasasalamat talaga ni Chris na magpasalamat ng magpasalamat sa ginagawa, nagawa nga po ni Kalinga Prab sa kanila. No? So, yun nga po din pala ang kabuhayan, pamumuhay nila na naglalako po ng imbutidos ng ang nanay ni Christian para makatulong din po sa asawa niya na nagtitrabaho, kasama din yung anak nila na sabi nga po doon sa interview ni Kabusiness. So, sobrang napahanga din tayo kasi sa kanilang pananalig sa ating mahal na Panginoon, naniniwala talaga sila na ang Diyos ang gumabay kay Christian sa kanyang paglalakwa siya or kung saan-saan siya napunta, nasa mabuting kalagayan pa rin po siya kahit taong lansangan man siya, pero wala namang masamang nangyari sa kanya, no? So, God is good all the time talaga. Kung mabuti ka talaga nananalig talaga ang pamilya mo. At yun nga po, dahil din sa pananalig at nila kay sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos na po talaga ang gumawa ng paraan para po mahanap si Christian na matagal na nilang hinahanap, no? Dahil sa tulong ni Kalinga Prab, nabigyan ng bagong buhay at nahanap na po talaga nahanap ng pamilya nila si Christian. So yun guys, sana pagpatuloy pa rin natin ipalanalangin. So God is good all the time nga po talaga kung ipasa Diyos natin lahat ng ating problema, no? Kung ipasa Diyos natin lahat ang mga ating healing. So God will answer everything. Nagawa mo sa anak ko. Tinuring mo kami talagang kamag-anak, ganun. Hindi ka talaga tumitingin nga ibang tao kami. Salamat, maraming salamat po, Eraba. Thank you po. So, mga Kalingap, ano, itong video na ito ay tawag nga ito, update natin sa kalagayan ni Christian tsaka doon sa kanyang pamilya, kay Nanay Indrile tsaka kay Maymay. Yun, si Maymay, nag-aaral ka ngayon? Apo. Ilang year na? First year college po. Anong course? BS Criminology po. Uy, magpupulis pala ito. Magpupulis ka pala, ano? Apo. Very good yan. Ngayon na, kumusta naman kabuhayan nyo rito? Ngayon po, narito. Ang hanap buhay mo, yung pagtitinda ng ano, nanay? Opo, imbutido. Ng imbutido? Opo. Oo. Kaya ngayon po, nagtitinda akong konti, gano'n. Maraming salamat. Sera ba, binibigyan mo kaming, ano, yung konting tulong at saka yung imbutido ko, binibigyan mo ng halaga. Bukas magtitinda naman po kahit paano para makatulong rin sa kita ng asawa ko kasi maliit lang yung ano niya, apat sila. Pero yung isang anak ko sumasabay na rin sa kanya ng trabaho. Oo. Salamat po, Kuya Rab. Salamat. Okay, at sana mga sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Kuya Val at kay Kalinga Prab, ayan po, subscribe na para makita po natin ang 1 million road to 1 million ng ating mga iniidol na si Kalinga Prab at si
Kuya Bal. At syempre, ang pinakamalaking natutulog po ng bawat isa ay don't skip that. Don't skip that while watching the video. So watch it. This is me, Rain Entertainment, saying bye-bye and God bless us all. Iwala lang sa buhay, laban lang sa buhay, anuman ang kamo ng buhay. Me, Rain Entertainment, sana po ay na-interest ko kayo. Bye and God bless.